my certificate. I have this! Happy Mother's Day! Skincare surprise, Daddy. I woke up really early, around 6:30. Today is Friday. Meron ako schedule with my psychiatrist. A little bit of life update. Last time I updated you guys about my mga disorder was hindi ko naman natandaan last year. And ever since the pandemic started, siguro a year or 2 years ago, I started looking for a psychiatrist. Na-mention ko na yan sa mga iba-iba kong vlogs. Online, offline. Ito lang kayo na-update. But finally, I have my own psychiatrist na I feel like parang siyang person. Naiintindihan niya ako. Nagkakaintindihan kami. And nothing against any psychiatrist, pero feeling ko, it's a journey in finding your psychiatrist. Yun nga yung sabi ko sa inyo, hindi agad-agad makakaklik mo or feeling mo maintindihan ka. So anyway, share ko lang naman. I am so happy I found my psychiatrist. Actually, si Jun yung nakahanap nun. Trying new products, by the way. So excited dito. Nakita ko ito kay Christelle. Try ko lang muna siya. So ayun na nga, a little bit of a... Nakakain ko lang. Story time. Oh, ang bango! Oh my God! Ganda pa ng packaging na ako sa mga yaman. Today, I decided to finally get my PWD card. I have my medical certificate here. Last year ko pa plano ko muna ng PWD. Nahiya lang ako humingi sa doctor ko ng certificate. Pero siya mismo yung nagsabi na it will help me a lot with my meds kasi hindi naman curable yung iba kong disorder. So, parang maintenance to or pag may mga episodes. Tapos, I also have mga gamot na binigay. Wala, ayun, patay kasama ko. And also, so, by the way, maraming magiging changes dito sa life ko. Kasi, ever since medyo naging serious na yung mga diagnosis ko, hindi ako pwede mag-living alone. Usually, nandito si Lourdes or si June. So, lagi ko na silang makakasama. Living in alone kami dito. Kasi, bawal din ako mag-drive. Lalo na kapag ininom ko na yung meds ko, hindi ko rin pwede inumin to mag-isa. So, I have someone na magbibigay sa akin. So, kayo magulat kung may mga tao na dito. Trying out some new PR products. Grabe, ang baho naman. Parang, alam mo, Chanel yung pabango. So, if you are curious, I was diagnosed with major affective disorder, bipolar disorder, depressive type, I have psychotic disorder, schizophrenia, and a lot more na actually, hindi ako magaling, hindi pa ako expert, so ayoko mag-share ng something tapos baka may mali ako masabi. But more on kung may nababanggit ako, ito na yung mga experience ko or mga sinabi sa akin ng doctor ko. So, sharing lang. Baka si June na yung dumating. Cause we're gonna go to the PDAW. Thank you, Lourdes, for researching for me. So, kung interesado ko yung malaman itong mga disorder kong to, sobrang nung sinerch ko siya, ako talaga siya. So, I'm so happy to finally be diagnosed with the right, you know, diagnosis. Ala, sobrang labo ng ilaw. Dapat ba nag-ilaw na ako? So, bituksan ko na lang yung mga ilaw. Si Lourdes, medyo maalam siya sa PWD. Actually, yung sister niya. Kasi meron siyang brother na may PWD. And so, nagtanong ako sa kanya. Bago na pala yung sistema ng pag-request for PWD ID. Yun yung itatry kong gawin. Like, it's going to be my first attempt. So, kung di man matuloy yung attempt ko today, sorry. Pero, itatry ko. Ititikto ko din kasi very informative content. Wow, I love this. Ang sarap niya sa skin. Baka pick up pin ko din yung makeup ko kay Jami kasi may mga shinobing kaming makeup the past months tapos dumating na daw. Mention ko sa inyo, usually nagsha-shopping ako for makeup kapag nagcha-chat lang si Jami na sila si Sephora, may papabili pa kayo, ganyan. So, yung best kami nag-Sephora, yung tinag niya kami sa IG and last is PDM niya ako, sabi niya may pahabol ka pa ba? Tapos sakto-sakto may gusto ko pa akong bilhin. Excited ako gamitin yung mga makeup na yun in the next few days. I'm gonna get my makeup. Makeup pouches, my mesh pouches, link below.
Dapat hindi na talaga ako mag-makeup actually. So I'll be back kapag pupunta na ako sa PWD. Sama ko na kayo kapag yung mga dumating na makeup ko from Jami is nandito na. Kasi para-pares lang yung makeup ko, so heading out. Fit check. Ano akong gentlewoman na toot. Finally here in PDAO sa Quezon City. So kung taga Quezon City kayo like me, this is inside the Quezon City Hall. So alam nyo, sobrang love ako ni Lord talaga kasi sobrang walang parking. Tapos huminto na ako, na-frustrate ako. Sabi ko, uwi na ba ako? Magpapasama na lang ba ako sa nanay ko? Tapos biglang may lumabas. Sobrang random. So ayun, nakapark ako and we're heading to PDAO. So ang mga requirements ko ay reseta and then I have my certificate. Tapos may mga iba pang diniscuss sa akin na mga disorder. Pero sa ibang time ko na lang yun, sasabihin sa inyo kung interesado kayo. Kasi syempre, baka naman kayo interesado or ayaw nyo yung mga gantong topics. So let me know if you want a separate video for this or gusto nyo sa TikTok ko gawin. And then I also have my clinic appointment. Nilagay din ni Doc dito. Tapos meron din ako ng resibo niya. Tapos yun lang ang meron ako. I also have dalawang 2x2 ID kasi yun yung kailangan nyo with sign sa likod. And then last but not the least, government issued ID. Kung wala kayong government ID, barangay clearance. So that's it for my requirements. I'm gonna update you pag nandun na kami. Bye! We're gonna surprise daddy. I'm gonna buy him a new phone. Hindi niya alam na plano namin yung today. Kasi birthday niya, tapos wala ako nung birthday niya mismo. Kasi I was in Bangkok. Meron akong work trip na hindi ko pa na upload yung vlog. Promise, next vlog na yon. Next is, it's Mother's Day. So, nag-book lang ako ng lunch. And surprise ko lang si mommy with flowers. Yun lang naman, very, very simple day. But, gusto ko mag-update sa inyo guys. Kasi, sobrang tuwang-tuwang-tuwang-tuwa ako with my recently acquired skincare. In-unbox ko ata to or tinry ko the other day dito sa vlog na to. Hindi ko alam kung masasama ko ba siya. Pero, guys, sobrang saya ko talaga. I saw this from Christelle and I immediately got curious kasi this brand, Dalba yung name niya. It's inspired by Alba, Italy. It's a World Heritage Site famous for their white truffle. And first time trying a skincare brand na white truffle yung kanilang main ingredient. It's a premium vegan brand actually and 100% vegan certified siya ng V-label, which is the most acknowledged vegetarian union in the world. Oh, I'm just really curious. I'm using their first spray serum. Ito siya. Sobrang na-inlove talaga ako. Sobrang bango niya, guys. Sobrang shala nung amoy. Ayan. I use it like this. Yung first day na ginamit ko siya, bad skin day. Hindi talaga dumidikit yung makeup ko. May mga ganun akong instances. Sobrang nagbago yung ihip ng hangin. Usually, yung mga serum, parang ganito. Lalagay mo dyan, damp. Pero this spray serum, guys, sobrang life-changing na agad niya sa akin. Sobrang refreshing, sobrang relaxing. And guys, look, diba, nag-spray lang ako para na ako naka-moisturizer. Usually, yung spray, nakaka-hydrate sila. Pero not like to this extent na parang sobrang wow, lambot and plump ng skin ko. So anyway, as you may know, I really love using skincare as my makeup base. And hindi ako mabilis magpalit-palit ng makeup unless super curious ko or trending siya. Nakita ko to kay Christelle eh. So I got really curious and got it. So, for someone on the go like me na, alam mo yun, lagi akong laga-laga kung saan-saan ako, sobrang helpful ng spray. It's super duper convenient, easy to use. Actually, under your makeup is okay. And then after my makeup, okay din. And then during the day kapag super humid, init, ganyan, spray lang. Hydrating yung skin tint ko. Tapos matte yung powder ko. So nagmamatte pa rin naman yung skin ko para hindi mapawisan. Pero ito talaga, nagsushine yung skin ko. Ganong level. So I really, really love it. And sobrang refreshing niya, guys. Imagine nyo, wala pa akong nilalagay, kundi ito pa lang. Pero look at my skin. From dry skin to this. Usually, kasi di ba, pag skincare, you really have to take time para makita mo yung results. This one, pagka-spray mo, may result agad. So sabi ko, sinerge ko, ano ba meron? And this brand is actually famous pala in Korea. And is trusted by a lot of celebrity makeup artists. So sabi ko, okay, fine, kaya pala. I also have the double layer vitalizing serum and extra firming radiant skin siya. Alam mo, bibiling ko to for mommy talaga. Yan siya. Yan yung consistency. Extra firming siya daw. And actually, kahit ito pa lang, nakaka-firm na ng skin. Another product na I'm so curious dito sa Dalba is this one. Yan ang ako naka-encounter na naman ng gatong product. I got curious dito sa kanilang double serum and cream kasi you can actually customize this to your own liking depending on your skin type. Ito yung mga pwede niyong timpla. Pero you can also
customize based on your need nga talaga. Natuwa ako dito. Feeling ko ito rin yung reason kung ba't nag-shine talaga all throughout the day yung aking skin. Ito na ang aking bagong moisturizer. Ito na yung aking primer. Makikita nyo to lagi sa akin, I swear. I feel like this is something new in the market and something na parang for skincare lovers, parang game changer siya. Patutuwa ako ulit mag-skincare. Everyday my skin is different. I like something that is customizable. Actually guys, it targets different parts of your skin. Intense na cream naman, it targets your U-zone, yung mga dry parts ng skin nyo. And then, meron naman tayo ditong aqua serum for sensitive T-zone to calm and hydrate. So, actually, for me, ang ginagawa ko muna, since wala pa talaga akong expertise dito at all, ginagawa ko lang is half-half. Pero, kapag nakuha ko na siya, feeling ko magmimix na ako ng mga 1/4 na ganito, ganyan. Para ako naglalaro, para ako yung gumagawa ng sarili ko skincare. Look at my skin. Diba sabi ko sa inyo? Parang pinahiram ako ng skin ni Jenny Kim. So you have to try this product. Pag naubusan kayo ng skincare, I promise. That's it. That's what I recently acquired. Ayun na nga, I'm gonna update you. Kapag may bago naman akong makeup. Tatapusin ko lang yung makeup ko and I'll be back. Oh my god, napasurprise pa siya. Hindi surprise, maliit lang na bagay. Ito, pakita mo na, babe. Pakita mo na! Mukhang tangbok eh, mami. Ang laki-laki nung na-order namin. Ano meron? Mother's Day! Oo nga, pero sobrang laki. Kaya nga, naiinis ako. Ang ganda sana ko yung mahahawakan mo. Anong gagawin ko dyan? Uulit na lang sa birthday mo, o-order kami. Parang pwede na to sa apat na nanay divided by 4. Kaya nga sabi ko, hatiin na lang kaya yan. Oo, bigay mo sa mami ni June yung 1/3, yung 1/3 si mama, tapos yung 1/3 sa akin. O, ang laki! Nakahappy akong makareceive ng mga flowers. Pero hindi ganyan! Oo, hindi nga ganito kalaki. Pero even then, flowers pa din siya. The fresh flowers, nakakatuwa. Happy Mother's Day! Ito ay gift ni June sa birthday ni Hazel. Hindi ba nagkamali, June? Hindi naman. Sure, ito na lang, June. Huwag ka ng tatlo. I love you. Sobrang nakaka-happy. Thank you. Maraming salamat. Happy Mother's Day. Panatid. Happy Mother's Day. Parang karo siya dito sa video. Gift kay mommy tsaka kay mamang. Nauna na sila, nandun lang. We're here in IKEA. Well, you look at that. Nakabili po ako ng carpet. Ang saya magkotse sa MOA, ha? Somewhere we need to be, we just stay here. Like the feel of something new, showing up out of the blue, never been so clear. Psychedelic, maybe it's magic, maybe we're just high, 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 high. One more hit to keep this going. So, sobrang dilim. June is here! Hello! Today is a free day for us. So, nandito si June. Every weekend, lagi kami naglalaro and marami kami yung bagong hobbies now na hindi ko kayo na-update, di ba? Time check, it's already 4:30.
supposedly around 1 PM or 2 PM, magbablog ako. Naka-ready na ako. Ayan o, nag-killer ako, tapos nag-lip tint ako. Nakatulog siya dito, nandiyan siya. Sobrang sarap ng tulog niya na ayaw ko siyang tuluhin. And so, sabi ko, higa lang din ako. So, nakahiga ako dito. Ang sarap talaga ng sopa ko kasi kasha kami dalawa. Maya-maya, nagising ako, 4 o'clock na, grabe. Sinungita ko siya ng sobra. Sabi niya, bakit kasalanan ko? Hindi mo kasi ginising. Para sabi niya, may boses ka naman. Sabi ni Mami, masama daw manggising ng tao pag tulog. Kaya hindi ako nanggising. Today is my free day after my birthday. So today I'm gonna be doing my much awaited mini haul. Okay, let me show you ang mga pinagkakaabalahan namin ni June ever since Japan. First and foremost, sa Japan, di ba bumili ka ng diorama? Ewan ko kung nasa yung kanya, but ako bumili ako dito sa atin. And I'll link it below in case meron yata sa Lazada. Carousel na restaurant. Tapos ang nagustuhan ko kasi dito, may LED light siya, tapos may music. So, tada! Anyway, ito yung unang kong bagay na gusto ko na talaga i-open. Alam niyo ba guys, itong bagay na to, nakapin siya sa Pinterest ko. Matagal na matagal na matagal na. Tapos, sabi ko, what if i-image search ko lang siya sa Lazada? And viola guys, nakita ko siya! Hindi ko aakalain ever na magiging available siya sa Philippines. All along, I thought it's like toy sa ibang bansa na hindi ko ever mabibili. Kasi parang once lang. Pero sikat pala siya. Dito yung ano plastic. Pero nakukutan lang talaga ako sa kanya. Hindi ko in-expect na Lego siya. So, it's called Los Mini. And meron silang parang official store sa Lazada. This is how it looks like. Then, ganito yung ito yung i-build nyo. Kasi nakita ko si Javi, may binibuild siya parang ganito. Pero Keepley yata yung brand. So, Lego pala to. Akala ko parang diorama din siya. Ayan, isa pa! Ta-da! Baliw na baliw daw. Baliw namin ni June recently sa toys. Wala kami backlog, by the way. And lalabas ko yung vlog, promise. Sobrang iti lang ng vlog ko. Pero I do have a Bangkok haul. And nagpunta kami dun sa sinasabi ni Ray na Mega Plaza sa Bangkok. And natuwa kami. Saya-saya lang talaga mag-heal ng inner child. Charing. Goal talaga namin dun is bumili ng Gundam. Kung hindi nyo pa nalalaman, hilig ako sa Gundam before. Tapos tumigil na ako kasi nga na-busy na ako sa vlogs and all. Ayun guys, sobrang dami na namin Gundam markers, paints, lahat ng buong set ng mga kung ano ginagamit para sa Gundam meron na kami. So this is something very special to me. Isa to sa mga favorite toys ko when I was a kid. It's called Polly Pocket. So kung hindi nyo alam to, bakit? Nung bata kami, yung pinsan ko, lagi namin itong pinaglalaruan. And most of my toys na Polly Pocket, pamana sa akin yun ni Ate Honey, yung isa sa mga nakakatanda naming cousin. Marami siyang ganito. Tapos hindi ko na alam nasan yung mga Polly Pocket ko. Pero I remember, meron akong ganito. Ito yung itsura ng isang Polly Pocket. Hindi ko sure kung ma-appreciate nyo. Maglalaro-laro ka lang dyan. May tao dito. Ayan. Tapos baka ng kwento. Ilang beses ko na itong... Ilang beses ko nang nasa utak itong Polly Pocket. Tinry ko lang i-search sa marketplace kung may mga nagtitinda ba ng lumang Polly Pocket. And it turns out, it's a thing. And sobrang mahal ng mga Polly Pockets. Ang lala. So ako ngayon, hinahanap ko, nasan yung mga Polly Pockets ko nung bata ako. Kasi magaganda yung mga Polly Pockets ko. So, ayan! I have this! Umiilaw pa siya, tapos meron itong mga, ano, mga tao nandito nakatago. And last! Ayan, I have 3 Polly Pockets, which brings me to some things na binili ko sa marketplace. Nung nagpamanahan ng Polly Pocket, sa pinsan ko to napunta. So, wala siya sa akin. So, nung nahanap ko siya sa marketplace, sabi ko, akin ka! Sorry guys, vintage na siya. So, may discoloration na sa kulay. Oo, wala kasi siya. Ayan. Hey, Mami. So, kung magtataka kayo, anong gagawin ko dito? I-display ko lang siya. So, next, I have it! Ta-da! Nilalakad kami ni June sa Green Hills. Tapos, nakita ko to. Tapos, sabi ko, gusto ko siya. Tapos, sabi ni June, huwag na, anong gagawin mo dyan? Pero, alam mo, gusto ko na talaga siya dati pa. As in, doon pa ako sa condo. Nung nag-a-addict ako mag-collect ng BTS merch. And then one day, nakita ko siya sa Green Hills, tapos sabi ni June, balikan na lang kapag gusto ko talaga. Tapos nung nakita ko siya sa Pinterest, sin random lang, hindi ko sinurch siya. Sabi ko, ang ganda talaga. Tapos ayun, bigay siya sa akin ni June for my birthday. Ah, so hindi mo ito regalo ng birthday ko? Ano lang? Wow, galante ka. Hindi, kasi pinigilan kita nun eh. Tapos, I have here, Sylvanian family! Bumili kasi ako ng display cabinet sa IKEA kasi kapag birthday mo or birth month mo sa IKEA, times 2 o times 3 yung points mo. Kaya sobrang confident kong bumili ng mga toys kasi may paglalagyan sila.
So, si Jun pumili neto. And then, I also have the car. Hindi ko alam bakit hindi ko type yung mga dollhouse. Gusto mo lagi kotse. Napansin mo din? Mm-hmm. So, wacky. Okay, now, I'm so, so excited to unbox this. Ito yung mga binili kong blind box. Grabe. May maraming gamit. So, hindi sila pwede yung parang layer. This is the peg. Hello! So excited! I'm so excited!